Magandang hapon sa mga ginigiliw kong mag-aaral ng ikalimang baitang. Nagagalak ako na makasama kayo sa ating pag-aaral dito sa TV Eskwela. Ako nga pala si Teacher Wendel P. Sanchez, ang inyong guro sa Araling Panlipunan. Mula sa mababang paaralan ng Kabanggatan, Purok ng Monte Vista. Siguruhin ninyong kayo ngayon nasa isang komportabling lugar at maayos na nakakapanood ng ating broadcast. Matanong ko lang, kumain na ba kayo? Mabuti kung may laman ang inyong mga tiyan upang maging alerto ang inyong pag-iisip at maayos na maunawaan ang ating aralin ngayong araw. Sa puntong ito, nais kong kunin ninyo ang inyong modyul para sa leksyon ukol sa pinagmulan ng pagkakabuo ng Pilipinas batay sa tiyorya, mitolohiya at relihiyon. Pagkatapos mapag-aralan ang aralin na ito, kayo ay inaasahang makapagpapaliwanag sa pinagmulan ng pagkakabuo ng Pilipinas batay sa tiyorya, mitolohiya at relihiyon. Alam kong mayroon na kayong alam ukol sa ating aralin, kaya ngayon, ito'y ating susubukin. Sabayan ninyo akong basahin ang bawat item. Piliin ang titik ng tamang sagot. Unang bilang. Ito ang tawag sa malaking masa ng kalupaan na may 240 milyong taon na ang nakalipas. Titik A, Asthenosphere. Titik B, Kontinente. Titik K, Pangea. Titik ta, tectonic plate. Ang tamang sagot ay titik ka, ang tawag sa malaking masa ng kalupaan na may 240 milyong taon na ang nakalipas ay Pangea. Pangalawang bilang. Tiyoryang nagsasabing nagmula ang Pilipinas sa malalaking tipak ng lupain sa daigdig na naghiwa-hiwalay ilang daang milyong taon na ang nakalipas. Tiyoryang nagsasabing nagmula ang Pilipinas sa malalaking tipak ng lupain sa daigdig na naghiwa-hiwalay ilang daang milyong taon na ang nakalipas. Titik A, Land Bridges o Tulay na Lupa Theory. Titik B, Pacific Theory o Teorya ng Volkanismo. Titik K, Continental Drift Theory. Titik D, Tectonic Plate. Ang tamang sagot ay titik K. Ayon sa Continental Drift Theory, nagmula ang Pilipinas sa malalaking tipak ng lupain sa daigdig na naghiwa-hiwalay ilang daang milyong taon na ang nakalipas. Pangatlong bilang. Tiyoryang nagpapaliwanag na dating karugtong ang Pilipinas ng Timog Silangang Asya. Tiyoryang nagpapaliwanag na dating karugtong ang Pilipinas ng Timog Silangang Asya. Titik A, Tiyoryang Continental Drift. Titik B, Tiyoryang Tulay na Lupa. Titik K, Tiyoryang Evolusyon. Titik D, Tiyoryang Volkanismo. Ang tamang sagot ay titik A, Tiyoryang Continental Drift, ang tiyoryang nagpapaliwanag na dating karugtong ang Pilipinas ng Timog Silangang Asya. Pang-apat na bilang. Ayon sa tiyoryang ito, nabuo ang mga kalupaan ng Pilipinas mula sa pagputok ng mga bulkan sa ilalim ng karagatan. Ayon sa tiyoryang ito, nabuo ang mga kalupaan ng Pilipinas mula sa pagputok ng mga bulkan sa ilalim ng karagatan. Titik A, tiyoryang tulay na lupa. Titik B, tiyoryang evolusyon. Titik K, tiyoryang continental drift. Titik D, tiyoryang volkanismo. Ang tamang sagot ay titik D. Ayon sa teoryang volkanismo,
nabuo ang mga kalupaan ng Pilipinas mula sa pagputok ng mga bulkan sa ilalim ng karagatan. Panglimang bilang, siya ang naghain ng teoryang nabuo ang kalupaan ng daigdig mula sa isang supercontinent. Siya ang naghain ng teoryang nabuo ang kalupaan ng daigdig mula sa isang supercontinent. Titik A, Alfred Einstein. Titik B, Alfred Wegener. Titik K, Bailey Willis. Titik D, Charles Darwin. Ang tamang sagot ay titik B. Si Alfred Wegener ang naghain ng teoryang nabuo ang kalupaan ng daigdig mula sa isang supercontinent. Nasagutan mo ba ang lahat ng tanong ng tama? Huwag mag-alala, hindi minamadali ang pagkatuto. Sa puntong ito, bago natin simulan ang bago nating leksyon, sabayan ninyo akong alalahanin ang inaral ninyo noong nakaraan. Sabay-sabay nating susuriin kung tama o mali ang sumusunod na pahayag. Handa na ba kayo? Kung ganon, halina't ating sagutin. Unang bilang, matatagpuan ang bansang Pilipinas sa Timog Silangang Asya. Matatagpuan ang bansang Pilipinas sa Timog Silangang Asya. Ang pahayag na ito ay tama. Pangalawang bilang, walang kinalaman ang estratehikong lokasyon ng Pilipinas sa pagkubog ng kasaysayan nito. Walang kinalaman ang estratehikong lokasyon ng Pilipinas sa paghubog ng kasaysayan nito. Ang pahayag na ito ay mali. Pangatlong bilang, ang bansang China, Hapon, India at Arabia ang mga bansang nakipagkalakalan sa Pilipinas. Ang bansang China, Hapon, India at Arabia ang mga bansang nakipagkalakalan sa Pilipinas. Ang pahayag na ito ay tama. Pang-apat na bilang, malaki ang naging ambag ng lokasyon ng Pilipinas sa paghubog ng kasaysayan sa larangan ng paglalakbay at nabigasyon sa Asya. Malaki ang naging ambag ng lokasyon ng Pilipinas sa paghubog ng kasaysayan sa larangan ng paglalakbay at nabigasyon sa Asya. Ang pahayag na ito ay tama. Panglima at huling bilang, naging tagatustos o supply ng mga hilaw na materyales ang Pilipinas sa bansang Amerika. Naging tagatustos o supply ng mga hilaw na materyales ang Pilipinas sa bansang Amerika. Ang pahayag na ito ay tama. Ilang wastong sagot ang iyong nakuha? Magaling! Ngayon ay handa na tayo para sa panibagong aralin. Pero bago tayo dumako sa ating pagtatalakay, atin munang sagutin ang pagsasanay na ito. Isalin ang mga nagkahalong letra upang mabuo ang tamang salita sa pamamagitan ng hint o clue. Piliin ang titik ng tamang sagot. Uulitin ko, isalin ang mga nagkahalong letra upang mabuo ang tamang salita sa pamamagitan ng hint o clue. Piliin ang titik ng tamang sagot. Unang bilang. Itinuturing bilang tama o tumpak na maaaring gamitin bilang mga prinsipyo ng paliwanag at prediksyon. Inuulit ko, itinuturing bilang tama o tumpak na maaaring gamitin bilang mga prinsipyo ng paliwanag at prediksyon. Ang tamang sagot ay titik ba, teorya. Pangalawang bilang. Sali-salimuot na kwento na ang layunin ay maipaliwanag
ang sagisag na mahahalagang balangkas ng buhay. Sali-salimuot na kwento na ang layunin ay maipaliwanag ang sagisag na mahahalagang balangkas ng buhay. Ang tamang sagot ay titik ka, mitolohiya. Pangatlong bilang. Malalaki at makakapal na tipak ng lupa. Inuulit ko, malalaki at makakapal na tipak ng lupa. Ang tamang sagot ay titik A, tectonic plate. Pang-apat na bilang. Mga katutubong naniniwala na si Melo ang kanilang diyosang gumawa ng Pilipinas. Inuulit ko, mga katutubong naniniwala na si Melo ang kanilang diyosang gumawa ng Pilipinas. Ang tamang sagot ay titik ba, bagubo. Panglimang at huling bilang. Pinaniniwalaan ng relihiyon na siya ang gumawa ng daigdig kasama ang Pilipinas. Inuulit ko, pinaniniwalaan ng relihiyon na siya ang gumawa ng daigdig kasama ang Pilipinas. Ang tamang sagot ay titik ka, Diyos. Nakuha niyo ba ang mga tamang sagot? Magaling! Palakpakan ninyo ang inyong sarili. Kung noong nakaraan ay inaral ninyo ang kaugnayan ng lokasyon sa paghubog ng kasaysayan, ngayon naman pag-uusapan natin ang pinagmulan ng pagkakabuo ng Pilipinas. Handa na ba kayong matuto? Tara! Sabayan niyo akong alamin ang iba't ibang uri ng pagpapaliwanag tungkol sa pinagmulan ng pagkakabuo ng Pilipinas. Ito ay ang teorya, mitolohiya at relihiyon. Ang teorya ay isang paliwanag tungkol sa isang phenomena o pangyayari na itinuturing bilang tama o tumpak na maaaring gamitin bilang prinsipyo ng paliwanag o prediksyon. Ipinaliwanag ni Alfred Wegener sa kanyang teoryang Continental Drift na gumalaw ang Pangea o malaking masa ng kalupaan ng daigdig 240 milyong taon na ang nakalipas. Kaugnay nito ay nakabuo ng paniniwala sa pagkahati-hati ng malalaki at makakapal na tipak ng lupa kung tawagin ay tectonic plate. Dulot ng pag-ikot at paggalaw ng init sa ilalim ng mga tectonic plate sa asthenosphere o mantle, ay napagalaw nito ang mga tectonic plate palayo, pasulong at paggilid sa isa't isa. Ayon kay Bailey Willis sa kanyang teoryang volkanismo o Pacific Theory, ang Pilipinas ay nabuo bunsod ng pagputok ng mga bulkan sa ilalim ng karagatan. Ang teoryang tulay na lupa o land bridges naman ay pinaniniwalaang dating kabahagi ang Pilipinas sa continental shelf o mga tipak ng lupa sa katubigan na nakakabit sa mga kontinenteng mga tulay na lupa, ang mga pulo sa isa't isa at ang ilang karatig bansa sa timog silangang Asya. Lumubog ang mga mababang bahagi nito dahil sa pagkatunaw ng yelo. May 250 taon na ang nakalipas nang umapaw ang karagatan. Ayan! Alam mo na ang tungkol sa teorya ng tectonic plate. Napukaw ko ba ang iyong interes? Sabik ka na bang malaman ang tungkol sa mitolohiya? Halika't magpatuloy tayo!
Ang mitolohiya ay mga salisalimuot na kwento na ang layunin ay maipaliwanag ang sagisad ng mahahalagang balangkas ng buhay. Ayon sa mitolohiya, may tatlong higanting naglaban-laban gamit ang mga bato at mga dakot ng lupa. Nahulog ito sa dagat at siyang bumuo sa kapuluan ng Pilipinas. Sa paniniwala ng mga bagubo, nilikha daw ng kanilang Diyos na si Melo ang Pilipinas mula sa kanyang libag. Ayon naman sa paniniwala ng mga manobo, ang daigdig ay mula sa kuko ng kanilang Diyos. Marami palang mga kwento tungkol sa pinagmulan ng Pilipinas. Sa iyong palagay, ito na kaya ang tunay na makapagsasabi ng pinagmulan ng bansa? Sandali lang, hindi pa ito ang panahon upang sagutin ang aking katanungan dahil may pangatlo pang palagay na pinagmulan ng Pilipinas. Nais mo na bang malaman? Ayon sa paniniwalang panrelihiyon, nilikha ng isang makapangyarihang Diyos ang buong sanlibutan kasama na ang bansang Pilipinas. Lagi nating tatandaan at huwag kalilimutan, ang teorya ng tectonic plate ay nagsasabi tungkol sa paggalaw ng mga lupa. Ang mitolohiya o myth ay nagpapaliwanag na ang bansang Pilipinas ay nabuo mula sa iba't ibang mga kwento na pinaniniwalaan ng ating mga ninuno. Samantala, sa relihiyon ay pinaniniwalaan ang Diyos ang lumikha ng mundo kasama ang bansang Pilipinas. Ngayong natuklasan mo na ang iba't ibang paliwanag tungkol sa pinagmulan ng pagkakabuo ng Pilipinas, nararamdaman kong sabik ka na paunla rin ang iyong nalalaman. At dahil dyan, pagyamanin natin ang mga natutunan mo sa leksyong ito. Basahing mabuti ang bawat pahayag ukol sa pinagmulan ng pagkakabuo ng Pilipinas. Isulat ang T kung ito ay batay sa tectonic plate. M kung ito ay batay sa mitolohiya. At R kung ito'y batay sa relihiyon. Unang bilang. Pangalawang bilang. Pangatlong bilang. Pang-apat na bilang. Panglimang bilang. Tapos na ba kayo? Kung ganon, atin ang susuriin ang inyong mga naging sagot. Unang bilang, nilikha ng Diyos ang sanlibutan kasama ang bansang Pilipinas. Ang pahayag na ito ay batay sa relihiyon. Pangalawang bilang, ang continental shelf ay mga tipak na lupa sa ilalim ng karagatan. Ang pahayag na ito ay batay sa tectonic plate. Pangatlong bilang, nilikha ni Melo ang daigdig ayon sa paniniwala ng mga bagubo. Ang pahayag na ito ay batay sa mitolohiya. Pang-apat na bilang, dahil sa tatlong higanting naglabanan gamit ang bato at dakot ng lupa, nabuo ang bansang Pilipinas. Ang pahayag na ito ay batay sa mitolohiya. Panglimang bilang, pinaniniwalaan ng mga manubo na ang daigdig ay nilikha ng kanilang Diyos
mula sa mga kuko nito. Ang pahayag na ito ay patay sa mitolohiya. Nakuha mo ba ang lahat ng tamang sagot? Magaling! Tayo na at magpatuloy sa susunod na gawain. Pero, palakpakan nyo na muna ang inyong sarili dahil nakaabot kayo sa gawaing ito. Punan ang patlang ng mga angkop na salita para mabuo ang kaisipan ng talata. Piliin ang sagot sa kahon. Uulitin ko ang panuto. Punan ang patlang ng mga angkop na salita para mabuo ang kaisipan ng talata. Piliin ang sagot sa kahon. Tapos na ba kayo? Sige nga, suriin natin kung tama ba ang inyong mga naging sagot. Ang teorya ay isang paliwanag tungkol sa isang phenomena o pangyayari na itinuturing bilang tama o tumpak na maaaring gamitin bilang prinsipyo ng paliwanag o prediksyon. Ayon sa teorya, ang paggalaw ng kalupaan ng daigdig, 1,000 taon na ang nakalipas, ay tinatawag na Pangea. Ang crust ay nahahati sa malalaki at makakapal na tipak ng lupa kung tawagin ay tectonic plate. Ang mitolohiya ay mga sali-salimuot na kwento na ang layunin ay maipaliwanag ang sagisag ng mahahalagang balangkas ng buhay. Ayon sa mitolohiya, may 3 hikanteng naglaban-laban gamit ang mga bato at mga dakot ng lupa. Sa paniniwala ng mga bagubo, nilikha daw ng kanilang Diyos na si Melo ang Pilipinas mula sa kanyang libag. Ayon naman sa paniniwala ng mga manubo, ang daigdig ay mula sa kuko ng kanilang Diyos. Sa paniniwalang panrelihiyon, nilikha ng isang makapangyarihang Diyos ang buong sanlibutan kasama na ang bansang Pilipinas. Ilan ang nakuha mong tamang sagot? Kung nasagutan mo lahat ng tama, ay natutunan mo ng mabuti ang leksyon. Napakahusay! Kung hindi mo naman nakuha ang lahat ng tamang sagot, huwag mawala ng pag-asa. Maaari mo pang balikan ang leksyon at basahin lahat ulit upang matiyak ang pagkatuto sa araling ito. Laging tatandaan at huwag na huwag kalilimutan ang iyong mga natutunan ukol sa araling ngayong araw. Natitiyak kong makasusulat na kayo ng isang talata na magpapaliwanag tungkol sa pinagmulan ng pagkakabuo ng Pilipinas. Gamitin ang iba't ibang pantulong na mga salita para mabuo ang iyong kaisipan at tingnan ang rubrik na nasa 8 pahina ng iyong modyul para sa iyong gabay sa pagsulat.
isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Yun lamang para sa araw na ito. Masayang masaya akong nakasama kayo sa ating pag-aaral dito sa TV Eskwela. Ako si Teacher Wendel B. Sanchez, ang inyong guro sa Araling Panlipunan ng ikalimang baitang. Laging tandaan dito sa TV Eskwela, sa pag-aaral, sama-sama. Bye-bye!